lang, no? Ayan, ako si Rani. Ako po yung host ng talk show. Almost 17 years na ako sa abroad. Then, dati po, no, bago ako nag-abroad, nagturo po ako ng kolehiyo. Ayan, so, nag-aral po ako ng 5 years. Then, nagturo ako ng 5 years din na pagtuturo sa Pilipinas, no? Ito po ay Don Mariano. Dati, Don Mariano, ngayon is Memorial Polytechnic State College na ang pangalan. So, may nagsasabi bakit ako nag-abroad, bakit ko hindi ginamit yung aking profession. Actually, ginamit ko talaga yung aking profession. But sad to say na hindi lahat nakapagtapos na maganda po yung career, no, sa buhay. Hindi lahat po nag-aral, nakagraduate, no, hindi po lahat nagninegosyo naging successful. So, ganyan po talaga yung ating magiging resulta sa buhay. Depende na lang kung paano mo siya ginawa, no? Paano mo ginawang trabaho yung mga bagay-bagay na dapat nating maging successful tayo sa buhay. So, 5 years po ako sa Pilipinas, nagturo. Masakit lang kasi talagang wala akong sariling kubita. Pag sinabing walang sariling kubita, siguro naintindihan mo. Nangungupahan ako ng bahay. So, tinaguyod po ako ng mama ko para mag-aral. Pero wala talagang sariling kubita. Then, nag-decision po ako na magpunta sa abroad, no, sa Saudi Arabia ko na nag-abroad. Then ito yung journey ko, paano ko na-engage sa networking, kasi I never, kumbaga, hindi naman tayo pinapanganak, no, na naging networker. Ayan, no, nag-aral po ako sa aking college na wala man ako idea sa networking business. So nakapag-abroad po ako dahil siyempre, no, may alam mo yun yung ano, guys, nung dumaan sa TV yung hiring ng isang agency na nag-hire daw sila ng maging manager. Ayan, so ako po, bata-bata pa ako noon, hindi ko nasanaan, naranasan naging manager. Nag-message ako, hinabol ko yung message doon sa screen na tumakbo na we are hiring as manager. Alam mo, guys, nung nag-type po ako sa number na yun, narong sent po ako. Yung 008 yung huli na tamang number, ang na-message ko, 006. Ayan, yung 8 naging 6. Then, na-send po yung message, then na-receive po niya, networker ang naka-receive, guys. Ito yung kwento ko talaga, no? Paano ako naging otak negosyante. Nung na-receive niya yung message ko na nag-apply ako, gusto ko maging manager, alam mo sagot niya, anytime pwede ka mag-manager, punta ka sa Manila. Sabi niya, kasi taga Cagayan de Oro po ako, no? Sabi, punta ka sa Manila kasi meron pong seminar. Okay, wala po akong kamalay-malay, guys. Networking pala yung aking mapuntahan, no? Yun yung uno sa Pilipinas. Yan, pagdating ko sa Ortigas, tukat na long story short, pag-akyat ko sa elevator, sobrang daming tao. Sabi ko, dami pala nakapila dito para interviewin, para maging manager. Pinaupo po ako sa upuan, tapos nasa front seat, wala namang tao una. Tapos unti-unti, dumadami ang tao. Hanggang paglingon ko sa likod, hindi na ako makalabas, nahihiya na ako, eh. Maraming tao nakaupo sa seminar room. Biglang pumasok yung speaker, sabi niya, good morning, sa oras na gabi. Sabi ko, ano kaya to? Kasi first time ko, guys, na sa ganito negosyo. Hanggang nag-present ang speaker, nagustuhan ko ang presentation, ang galing ng speaker. Nung palakpakan sila, palakpak na rin ako. Parang nabaliw ako, guys, sa unang gabi. Kinabukasan, sabi ko, ayaw ko na mag-abroad, pero palang ganito dito na pwedeng yumaman kahit sa puna na maliit. Bukod na long story short, na mindset po ako, yung akin pong akin pong mindset ay naiba, no? Akala ko yayaman ako sa pagiging empleyado, pero hindi pala. So, guys, no, yun po yung journey ng networking ko. Tapos napunta ko sa Saudi from 2006 up to now, straight po ako naging networking, kaso nga lang iba't iba pong company po yung napasukan ko. Okay, so wag ka na magtanong bakit talon-talon ako, kasi ganoon naman talaga. Ang importante, guys, bakit hindi ako tumitigil sa networking, kasi ang pagkakaalam ko sa networking kasi, okay, ang pagtatrabahuan mo ng 10 years, guys, no, sa networking kasi 3 years lang, 2 years lang, makukuha mo na. So, yun lang po yung mindset ko, na magpagod ka, no, magsipag ka ng 10 years sa networking kasi pag natumbok mo yung tamang sistema, naka-ride ka sa tamang vehicle, kapatid, 2 years, 3 years lang, ang iba 1 year lang, kuha na nila. Okay? So, ako po ay may pangarap sa buhay. Ayan, nakita nyo po, no? Gusto ko magkaroon ng magandang kotse, yan, mga magandang bahay, makapag-travel na kahit saan na libre. Yun po yung siguro yung goal natin. Lahat tayo nandito, alam ko po na yan po yung ating goal. Yan. So, yun nga, no, masipag po ako sa trabaho,
Tapos ako kong arkitekto, talagang full-time, hands-on po ako sa labas, no? Sa pagsusupervise sa aming mga project. So pinapakita ko lang siya para magka-interest ka na ganito pala yung aking trabaho. Malaki sahod ko, pero bakit ako nag-join sa business ng networking, ng Crowd1? Okay, ma-appreciate mo lang siya, no? Na ako yung tipong taong hindi ko na kailangan to kasi malaki sahod ko eh. Pero bakit nag-decide ako? Sabi ko nga, no? 10 years ako magsisipag dito, napagod na, initano na, naulanan, pero hindi ako talaga yayaman. I believe, kasi maraming nauna sa akin mga empleyado talaga, mga OFW, hindi rin sila yumayaman. Ayan. So marami ako nakilala na mga networker, 2 years lang, 3 years lang. Alam mo guys, yung upline ko nang na-invite ako sa networking kasi nagpatuloy ako nag-abroad. Pagbalik ko, meron siyang house and lot. Pag-uwi ko guys, galing sa OFW, 2 years, wala pa rin akong kubita sarili. Nangungupahan pa rin. Ganun kalupit guys, to ang difference. So hindi ko naman dinidiscourage yung mga OFWs, yung mga empleyado dyan. Hindi ko dinidiscourage yan kasi yun nga, sabi ko nga, no, I'm not against to those who are employed kasi empleyado tayo nagsimula. Okay, dito po nabuhay ng marangal ang pamilya ko sa pagiging empleyado ko. Pero pag sabihin natin guys na gusto mong may pangarap sa buhay, may mabago sa iyong sarili, kapatid, no, huwag tayong mamamatay o tatanda sa pagiging empleyado. Okay? So ito guys, no, tuloy natin yung kwento ko. Gumigilid-gilid po ako, no, nagsasideline po ako, gumagawa po ako ng mga drawing ng bahay. Baka si Coach Ariel, no, si Idol, baka magpapadrawing ng bahay sa akin. Eto, operan po yan. 50% discount siya sa akin. Okay? So, gumagawa po ako ng mga sidelines kasi siyempre gusto natin, no, magkaroon ng extra. Pero guys, no, marami pong pwedeng pagkakita ang extra. Pero naubos mo oras mo, pero hindi siya leveraging, wala pa rin. Ayan, may nabasa po ako, isa pong video pala nakita ko. Tapos nakabasa din ako ng mga diaryo, no. Ang sabi doon, ang the best talagang negosyo sa panahon ngayon ay yung negosyo na mayroong leverage, mayroong time leverage. So wala akong nakitang time leverage, nire-research ko yan sa Google, ang sagot talaga doon is networking, yung multi-level marketing, yun talaga yung mayroong time leverage. Ang nagsabi po noon, si John Paul Getty, no? Isa sa pinakamilyonaryo guys, no, sa Amerika, pinakauna-unang naging milyonaryo po sa larangan ng langis. Siya po nagsabi noon na ang the best na negosyo as of today, kung papatusin ng mga tao, yun po yung negosyong mayroong leverage. So networking ang ano pa rin, no? Ang bottom line is not networking. Okay, so last year, ito na ang kwento ko guys, no, sa Crowd1. Last year, June, no, last June 2020. Ayan. Ako po ay nag-network po guys sa iba't ibang company. Ang pinakahuling networking ko ay hindi ko na babanggitin, basta ano 'yun, uno pa rin 'yun, no. Pero premier nasa Saudi, nasa sa Middle East siya, pero sa Qatar may opisina kasi. Nag-close po siya gawa ng nung nag-pandemic. So wala akong magawa. Okay, so consistent po akong naging top earner doon. Tapos nagka-create po ako ng magandang resulta din, malaking grupo meron ako. Pero nung nawala na yung products guys, hindi na nakapasok gawa nga yung pandemic na. Doon na na-frustrate ako kasi yung aking mga leaders parang hindi na gumalaw, hindi na nakabenta. Kasi ang bottom line talaga sa sales, no, ang kitaan dyan ay nasa sales, no, sa mga ganyan, pag nagbenta-benta ka. Then nakatambay po ako, sabi ko ano kayang future ko sa gagawin ko sa negosyo kasi pinaghirapan ko rin yung dati kong company pero wala man nangyari man. Okay, kumatok po sa akin si Crowd1, no? Ang nag-invite sa akin guys, isa pong kasama sa church. Itong kasama ko sa church, bago pa ang Crowd1, iniimbitahan ko na siya ng tatlong bisis sa networking. Nag-join po ako sa DXN, nag-join po ako doon sa Royal Business Club at sa Casa Ola Premier. Itong tatlo na to, iniimbitahan ko yung friend ko sa church. Close friend ko talaga sa church. Kaya easy lang sa akin na alokan ko siya ng ganitong business. Alam mo guys, ang nakakatawa, kada alok ko sa kanya, panay siya tawa. Kalukuhan yan, walang kwenta yan, pyramiding yan, scam yan, una-una lang yan, at saka ang kumikita si upline lang. So lahat ng negativity na nakuha ko, kumbaga talagang sinampal niya ako sa mga rejection. Sabi ko, siguro hindi ka para dito, hindi ko siya pinilit. Alam mo guys, ang nakakatawa, last year, inalok niya ako ng Crowd1. Sabi niya, bro, may networking ako. Nagulat ako, isang negative na tao, naka-close mind siya, no, sa ganitong klase negosyo,
mayroon na siyang networking. Sabi ko, magkita tayo. Makita mo sa akin yan. Pero alam mo guys, nagka-interest ako doon sa sinabi niyang networking. Kasi bakit? Na-mindset siya ng pagiging utak negosyante. So nakinig po ako, so hindi ko naintindihan yung digital, hindi ko naintindihan yung crowd one. Ang gusto ko lang sa kanya, yun nga, nag-change mindset siya. Sumali ako guys, hindi dahil nakita ko ang potential ng crowd one noong araw. Sumali ako dahil yung negative na tao, 3 times yung inalukan ng networking, okay, ngayon naging positibo na. So ito yung masasabi ko sa inyo kapatid, sa ating lahat, no? Ito yung masasabi ko. Kapag pala, hindi ka pa ready sa mga bagay na doon ka dalhin ni Lord para umasenso, ay hindi pa talaga para sa'yo. Yung time na yon na inalukan ko siya 3 beses ay hindi talaga para sa kanya, hindi pa time para sa kanya. Nung time na naalukan siya ng crowd 1 at inalukan din niya ako ng crowd 1, yung time na yung guys, natutuwa ako kasi ready na siyang umasenso. Kasi ako kasi dati, di ba, open mind na ako, sabi ko nga sa inyo, from 2006 ako nag-networking hanggang yung na-invite ko siya sa ilang business, talagang consistent ako na patuloy sa networking business. So ready na, open na po yung utak ko sa pag-negosyo ng kagaya nito. Pero siya guys, natutuwa talaga ako last year, nagbukas siya ng isipan niya, nag-invite sa akin na networking. So to cut the long story short, sumali ako, tinanong ko siya. Una, tanong ko, magkano na kinita mo? Sabi niya, hindi, kajujuwing ko lang nung ikatsang araw. Di sabi ko, okay, kasi maganda yan. Sabi ko, sino upline mo? Kasi kausapin ko. Sabi niya, nasa Pilipinas bro, si Pastor Jimuel Placeros. Director siya, tapos kumita ng 7 million in 8 months. So doon ako na-curious, kasi isang kabago-bago lang na, kumbaga, bago-bago lang na itong friend ko, nasa networking nga, 3 days pa lang, pero magaling na siyang, parang nandun na siya sa ano, yung malalim na siya magsalita. Sabi ko, bakit ko nasabi? Sabi niya, kasi pastor namin yun, kumita ng 7 million in 8 months. Sabi ko, ibigay sa akin ang number na yan at tawagan ko. Alam mo guys, naging seryoso ko that time na. Kasi nung una, nag-joke-joke lang ako kasi natuwa ako sa kanya. Pero nung nabigay niya sa akin ang number ni Pastor Jimuel Placeros, tinawagan ko kaagad at that midnight, no, sa Pilipinas, dito sa Qatar, alas 7 ng gabi, sa Pilipinas, alas 12 ng gabi, tinawagan ko si Pastor. Si Pastor pala ay gising pa kasi kaka-input ng marami niya mga new PNs. Ito yung kwento. Nung nag-usap kami ni Pastor, sabi niya, bro, totoo ang crowd one, ito po si crowd one, blah, blah, blah. To cut the long story short, and it's too good to be true, bit of time, ako nga empleyado, okay? Sabi ko, mag 14 years na po sa abroad, architect by my profession, hindi man ako kumita ng ganong kalaking, although may kinita akong malaki, pero hindi ko nahawak kasi lahat ng gastos na. Pero kay Pastor talaga, yun talagang hawak niyang pera. Sabi ko, Pastor, ituro mo sa akin kung paano talaga gagawin. Kasi mag-quit ako sa dati kong company at tatrabuhin ko yung crowd one na to. Sabi ko, alam mo guys, ito na ang kwento. Na-incode ako ni Pastor. Talaga namang lahat ng leader ko sa dati kong company, in-invite ko. Kasi nandun na pagkakataon nag-close na naman ang company. Ngayon guys, nung na-invite ko sila, siyempre mayroong umayaw, no? Mayroong nagpukutya, huwag kayong makinig kay Rani, huwag kang magpauto kay Rani, mga ganyan-ganyan talaga. Huwag kayong makinig, huwag kayong didikit kay Rani kasi kalukuhan niyang crowd one niya. Sabi niya, scam yan. Okay? Naka-mindset na sa mga leaders ng dati kong company guys na ganyan po yung crowd one. Pero ako, siyempre, trainer ako dati sa ibang team ko, sa mga grupo ko, sa ibang grupo ko. So ibig sabihin, mayroon akong leadership doon, no? Nakuha ko yung belief system na kapag nagsalita ako ay mayroon akong command. Ito nangyari kapatid, may sumali, may hindi sumali. Pero majority talaga ay hindi sumali, hindi sila sumali sa akin. Nung mga sumali sa akin, nagka-result kaagad. Kumita po sila ng 20,000 sa peso, di ba? Siyempre, extra income na rin yan, no? So yun po yung pinagmalaki namin. Ang mahirap sa amin that time kapatid, ay wala pang nagka-resulta sa Qatar kasi ako po yung 01 sa team ko na binibuild ko. So mahirapan kami kasi pag nagtanong may result na ba, tinuturo-turo ko lang yung mga result guys, no, na nagkaroon sa Pilipinas at saka doon sa YouTube, no? At tumitingin na lang ako sa mga nagka-resulta sa YouTube. Ito malupit guys, dahil po kinakantsawan ako, ito po grabe pong naranasan ko, no? Binabatikos ako, ina-unfriend ako, ni-remove ako sa mga ibang group chat, at grabe po yung nasalamuha kong mga negativity.
alam mo guys, patuloy lang ako na sabi ko, ito, pastor ang mga kasama ko, narinig ko, artista daw kasama ko, yung noong araw talaga, no, wala kong idea. Sabi ko, baka ito na siguro yung binibigay ni Lord. Okay? So, alam mo guys, ang nasabi ko sa sarili ko, nagpasalamat kaagad ako sa tao nag-invite sa akin, no, yung pangalan niya, Benjamin. Kasi guys, kung hindi niya ako dinala dito, hindi niya ako inalokan ng crowd one, ay sa ngayon wala talaga akong income, no? Wala akong kinikita dito sa negosyong to. So guys, no, importante pala sa atin ay perfect mind seating. Okay? Bakit ko nasabi perfect mind seating? Ang bawat isa may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang experience sa buhay. May isa, no, may isang tao na talagang umasinso sila by doing his profession. May tao na umasinso dahil nagninegosyo. Guys, para sa akin, tamang mindseting talaga. Kung gusto mo maging mindset mo ay umasinso guys, well, nakatatak sa isipan mo at dapat hindi mai-erase yan na aasinso ka. Kasi by doing that guys, no, kung naka-mindset na sa'yo yan, action na lang ang kulang at padali mo na lang gawin. Kasi naka-mindset ka na aasinso ka, yayaman ka. Okay? So ito na guys, no, ginawa ko siya. Yung gabi, ginawa kong araw. Yung araw, ginawa kong gabi. Yung tipong talagang nirat-rat ko in 3 weeks. Kasi sabi ko, kung kumita si pastor na ganun kalaki, eh posible sa Qatar pwede rin. Kasi mabilis pong ilabas ang pera dito sa amin, guys, no? Yung tinatawag na 6,000 pa kasi dati yung puhunan na, yung pang-join dito. Dito sa Qatar, mabilis po ilabas yung puhunan na yan. Niratrat ko siya, guys. Merong naniniwala, merong hindi, merong tumawa, merong nag-join. So, guys, grabe. In 3 weeks, guys, kumita po ako ng 108,402 sa piso. In 3 weeks, sahod ng isang grid C na engineer sa Qatar sa isang buwan. Tingnan mo ha, isang buwan, ito yung sinasahod ng OFW. Pero dito guys, trabahong kalabaw pa yan, no? Kasi may trabaho ako eh, may trabaho ako sa araw eh. Diba? Sa gabi ko lang to tinitira eh. Sa gabi lang ako umahataw, ito yung kinikita ko. Sabi ko, totoo pala yung mga projection at yung naririnig ko sa YouTube at saka doon po sa kay Pastor Jimwell, sabi ko totoo. Hindi ka pwede magsinungaling sa crowd one kasi ito naman yun, no? Mayroong pizza, mayroong minuto, may oras, at mayroong taon kung kailan mo siya nakuha. Okay, guys? So, sa akin, maraming tumawa sa akin, maraming nandidiri sa akin, parang Red Sea. Pag nilapitan ko sila, naghihiwalayan sila, no? Lumalayo sila sa akin. Ayan, guys, sabi ko, the best revenge is success. Kaya bumili po ako ng karang-karang, no? Kahit karang-karang na nasasakyan. Ito po ay Hammer H3. In 3 months doing the business, kapatid, and 12 days. Ayan. Bumili po ako ng cash na second hand po na Hammer. Okay? It's about 16,000 sa reals dito po. It's about sa piso po is 200 plus, no? Sa piso ang value ng pera na yan. So ang tanong, bakit si Rani bumili? Okay, actually hindi ko na to kailangan kasi may kutsi rin ako ditong pang-service sa trabaho ko. Binili ko siya para pang-sampal sa mga taong negatibo. No, negatibo sa ganitong klaseng industriya. Sabi nila, kalokohan yan, pyramiding yan, scam yan, walang mangyari kay Rani sa bago niyang pinasukan. Eto guys, nung binili ko to, nag-unti-unti na nakapila yung mga negative at mga leaders ko. Nagme-message sa akin, upline, i-position mo ako kagad. Huwag kang mag-ingay kay Grand Upline, basta trabahuin ko yan, sekreto lang. May isa doon, upline, pahiramin mo ako. Kasi pag mapahiram mo ako, totoo yung ginagawa mo. Alam mo guys, ito nangyari. Nung sa dating company, hirap na hirap ako doon, nagkautang-utang pa ako doon, nagkalitsi-litsi buhay ko doon. Kasi benta-bentaman doon, kasi benta-benta. No? Eh ang problema ko, hindi ko maalam magbenta, kaya ipinapautang ko yung aking products. Ito problema, mahihain ako maningil. Kaya yung aking mga product puro utang. Kaya nabaon ako sa utang. Yun yung totoo talaga sa binta-binta na products. Eto guys, no? Lahat ng mga leaders na unti-unti na sumali sa akin, nagjo-join na. Dati kasi nakautang-utang ako doon. Sabi ko, ito bayaran na kita kasi may kita na ako ngayon. Ngayon guys, nabaliktad. Nung inutang ko dati na 1,600 reals, sa akin nagbumaliktad, nang utang sa akin ng 10,000 reals. Ibig sabihin guys, nasa 130,000 sa piso yun. Alam mo guys, talagang pinautang ko. Bago ko to binili, pinautang ko muna pera. Pinatikim ko lang muna na maramdaman ng mga grand upline ko dati na totoo ang crowd one. Na totoo na hindi po nagbibiro ang kitaan sa crowd one. Na walang kalokohan ang crowd one. Pinakita ko lang. Noong maramdaman na ng mga leaders, ng mga core leader ng UNO guys, dumating sa point na ang balita, dumating na kay William Barbo. Yun yung pinakamayari ng UNO.
nako po, nagalit na galit sa akin at talaga namang talagang ano, kasi talagang nasira na yung ang leader ba naman lahat na, nandito sa akin. So pasensya na talaga na yun ang nangyari, kasi yun talaga ang nangyari that time, no, nagkabaliktaran na, nagpahiram ako ng pera hanggang nabalik ang pera, guys, na nahiram sa akin na kinita ko sa Crowd One. Ito, binili ko na siya, no, isang hammer. Mula dito, guys, unti-unti na nabago yung aking sarili, no. Madali na ako magpapapain, no. Nakabili na ako ng mga magarang sapatos. Alam mo yon, dati ang sapatos ko tag 30 ano lang, 30 reals lang, nasa tag 300 lang sa piso. Ngayon, guys, nakabili na ako ng LV. Alam mo yon, nabago, maganda na yung mga pantalon ko. Kasi nga, bakit? Nung sabi ko sarili ko, dapat hindi lang pira, eh, kumbaga ano, dapat sa sarili muna magsimula, no? May nabago sa akin at sila lahat sasama na. Alam mo, guys, malaking tulong sa akin ang negosyong tokan ko. Talagang mga inutangan ko dati, nangungutang na sa akin, hanggang ngayon hindi pa ibabayad. Alam mo yan? So, para sa akin, guys, no? Blessing ang Crowd One, it's about time na biyaya ito galing sa taas. Kaya ako sa iyo, kapatid ko, nakinig ka, no? Kung parang pling-pling lang, parang pitix-pitix ka lang dito, mali, guys, no? Dapat itudo mo na blessing ito galing sa taas, na biyaya na binibigay sa iyo para trabahuin mo. And I believe, guys, na i-bless tayo ni God because pinatrabaho mo. Kasi I believe in the scripture, the Lord God will bless the works of our hand. Ibig sabihin, trabahuin mo, pagsikapan mo, pagpaguran mo, para pagpalain ka. Okay? So, yun talaga, guys, no, biblically yan. Kaya tinarbaho ko siya, tuloy-tuloy lang. At ngayon, guys, no, pinagpala ako kasi naging manager 2 stars ako, na malapit na po ako mag 3. So, ang tanong dito, guys, ganito. Matagal na ako sa abroad, pero wala akong ganitong opportunity. Tingin ko, kung hindi ako sumali o nakasali sa Crowd One, tingin ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, ganun pa rin yung buhay ko. Back to zero. Ang good news ngayon, kapatid, ito, no? Mayroon akong tinatawag na future nag-aabang sa akin. Na the moment na tinatrabaho ko ito ng tudo, tinatrabaho ko ng sagad, kasama ko kayo, kasama ko mga business partners ko, mga upline ko, tayo lahat, guys, no? Nagtutulungan dito, I believe may mararating ako. Kung magagawa ko ito, kapatid, sure ball, magagawa ko rin. At kung ano nangyari kay Sir Ariel, sa mga upline natin, sa nangyari sa akin, kapatid, mangyayari sa iyo yan. Kasi bakit? Isa lang po yung daanan na pinagdaanan nating lahat. Okay? Kung saan man pupunta si Sir Ariel, huwag ka lang maligaw. Dire-diretso ka lang yung apak niya, yung yapak niya, yung direction niya, direction nating lahat. I'm sure, kapatid, whether you like it or not, may mangyayari na magaganda sa ating mga buhay, kapatid. Okay? So ito po, sinusundan ko lang ang sistema na tinuturo po sa atin, no? Dali lang, iyan ako. So, ito po yung sistema, kapatid, na tinuturo sa lahat, no? Sistema ng Crowd One, na kung saan yung challenge na yan ay magbibigay sa iyo ng magandang future. Sabi dito, pag nagsimula ka, invite ka ng apat. Ginagawa ko siya, kapatid, in 3 days nakuha ko yan, no? Mayroong iba, mayroong mga alas, no? May iba, alas kador, may iba yung, alam mo yun, tumita na, inaway pa ako, tumita na, may sabihin pa, di maganda, alam mo yun? So, hindi mo talaga mapiplease yung iba, no, mga tao. So, ito nangyari, kapatid, ini-invite yung, ayan. So, parang ganun lang, guys, no? Nag-invite ka ng isa, dalawa, invite ka sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Caloocan, sa Pasay, sa Makati, sa Marikina, Pasig, sa Putimala, Bunlas, Piñas, Paranaque. Ayan, kakalat yung iyong networks, kapatid. Whether you like it or not, meron kang porsyento. Alam mo, guys, binary lang po tayo. One on the left, one on the right, pag nagpares, bonus. One on the left, one on the right, pag nagpares, bonus. May scenario na ganito. Wala kang right, puro lang left side. Pero guys, meron tayong marketing plan na tinatawag na matching bonus, na kung saan up to PEP level. PEP level, guys, namimitas ka ng 10% kagaya nito. Whether you like it or not, saan ka mang sulok ng buong mundo, o uwi ka ng Pilipinas, o saan ka man pupunta, basta may internet ka lang, guys, no? Mayroon ka lang cellphone, mawi-withdraw mo, ikiklaim mo yung income, guys, kasi kapatid, ito na ang nangyari sa networks mo. Biniyayaan ka na ni Lord kasi tinatrabaho mo ng umpisa. Nagsimula sa'yo, nagsimula sa apat at kumalat at naging ganito ang itsura. Kapatid, kung nangyari kay Sir Ariel, malamang sa malamang tayo lahat. Huwag lang tayong BBPU.
tuloy-tuloy tayo, kapatid, mangyayari din sa atin ang mga nangyayari sa kanila. Okay? Ito po si Pastor Jimuel, kapatid, no? Ang nag-invite sa kanya, si ano, si Sir Galan, no? Na alam naman natin na hindi na natin siya makausap kasi kinuha na ni Lord si Sir Galan. Siya po nag-invite kay Sir Pastor Jimuel, no? Tapos si Pastor Jimuel, by ilang buwan lang, kumita na ng malaki. Okay? Kumita na ng malaki. Tapos, nakabili po siya ng mga sasakyan. Ayan. Teka muna, nakita ba niyong slides? Ayan. Ayan po, no? Si Pastor Jimuel. Okay, nakabili po siya ng maraming sasakyan. Siya po yung guest natin kagabi sa talk show. Ayan, guys, no? Yung anak niya, dahil po family business ito, ay pinasok po niya yung anak niya at kumikita din yung mama niya. Pinasok din niya bago man lang kuhanin ni Lord, at least makakuha man lang ng mga reward pa, no? Income dito sa Crowd One. So guys, no, marami po nagpapatunay sa business natin na kung saan talaga namang mayroong mangyayari kapag tatrabahuin mo ang negosyo natin. Dito sa Qatar, ay ako naman ay isang offliner. Nag-online ako kapag mga gabi na, no? Talagang sinusugod ko yung mga accommodation, yung mga isang labor camp. Talagang pinupuntahan ko yan. Okay, so nagpe-present ako ng business. So iba't ibang mga kulay, no, mga lahi ay naka-join dito kasi ang ating negosyo, guys, no, 175 countries na bukas, no, na pwede tayong makapag-negosyo. May mga itim na kulay, may pula, okay, may puti, no, may asul. Asul ko, may gulpi. Ayan, iba't ibang lahi, guys, no, nandito po, nakakuha po ko ng grupo ng Nigerian, meron akong grupo na Kenya, may Ghana. So, lahat sila nakasali, guys, no? Ang good news dito, nakatatawa, kasi napajuin ko yung isang security guard, no? Sa accommodation. Kada pasok ng tao, alam mo yung, ano, yung thermostat kapag pumapasok, binabaril sa unoo. Yan. Yan yung turo ko. Pag may pumasok, potential recruitin mo. Kada pasok, binabaril na, join Crowd One, join Crowd One. Kaya po, dumadami po, guys, oh. Dumadami po yung mga ibang lahi niya kasi talaga naman ginamit niya yung authority, no? So guys, para sa akin, isa lang masasabi ko dito, okay? Biyaya ni Lord, kailangan mo trabahuin para pagpalaing ka. So bago ko bitawan, guys, bigyan ko kayo ng tips, no? Ang tips natin ay ano lang, no? Simple lang, guys. Para sa akin, aralin mo siya, no? Aralin mo siya para matutunan mo yung pinaka-basic principle sa Crowd One. Yan. Tapos, prospect list, gawa tayo ng prospect list. Ito lang kasi ginagawa ko dito, no? Prospect list, guys, nagbabago ako lagi, nag-update ako lagi. At talaga namang effective. Pag may prospect list ka, may inventory ka sa mga taong alukan mo, ay talaga namang magagawa mo kaagad. Kasi nga, mayroon ng listahan na kaabang, no? Nakasulat na. Then, pag kayo po, no? Tayo po ay may Zoom, mayroon mga event, hahakutin natin yung guest natin, yung prospect. Pag may Zoom, hakutin, no? Kung kayang hakutin, hakutin. Kasi kung pa isa-isa, mabagal po yan, no? Mabagal ang pag-rank up. Pero kung hakutin mo, patatlo, palima, isang pamilya, libre naman ang Zoom, di ba? Bigyan mo lang ng link, tapos pag nakapasok yan, tapos mag-join yan. Kasi bakit? Buong pamilya nakarinig po sa presentation, no? Dito, guys, sa negosyo natin, no? Kailangan natin magpakabaliw, no? Ang pagkabaliw ay mayroon dalawang sistema, no? May baliw so walang katuturan. Ibig sabihin doon, nabaliw sa madjong, nabaliw sa bariwana, sa druga, okay? Nabaliw sa mga walang kwenta. Kapatid, sa Crowd One, kapatid, dapat magpakabaliw tayo, okay? Yung feeling mo na talagang pagising mo, Crowd One, di ba? Kung nandoon ka sa kubeta mo, di ba? Crowd One. Feeling mo lahat, Crowd One, kapatid. So, yung bagang na-inject na sa katawan mo yung Crowd One, okay? Kasi ang buhay natin, kapatid, sa totoo lang, isu-short lang talaga, no? Mabilis lang, no? Dapat maging ano tayo, kumbaga, yung buhay natin sa ginagalawan natin ngayon ay ano tayo, deserve tayong tumanggap ng mga kayamanan ba na talagang tinatrabaho po natin, no? So, ang meaning sa aking pagkabaliw ay, believe always, life is wonderful. Kaya ang buhay, guys, ay napakahalaga, napaka-precious, kaya dapat pakainin natin na masarap, no? Dapat pakitain natin na magandang kitaan ang ating katawan, ating buhay. Kasi pag namatay tayo, guys, no? Ganun din naman lahat namatay, mamamatay eh. Hindi masarap yung namatay ka na kumita ka ng pera noon. Okay? Kasi namatay ka na wala ka talagang pera. Okay? At least merong record ba? Merong record sa pamilya mong iniwanan mo. Dito, guys, sa negosyo natin, positive ka lang.
Kasi marami magbabato sa iyo na walang kwenta yan, kalukuhan yan, pyramiding yan, and most of them, it will pull you down. Kaya para sa atin, focus ka sa end result. Okay, makinig tayo sa mga taong nagka-result, at saka lagi makinig sa upline natin. Okay, lahat sa sabihin ni upline, kapag nasa legal, nasa ethical, nasa moral, ang sagot natin is yes, upline. Yun po yung golden rule sa networking, guys. Yes, upline. Pag sinabi ni upline at in training, hakot ka ng mga invites, okay, makinig ka sa mga training, ang sagot, yes, upline. Golden rule sa networking, okay? So guys, no, tapos na po ako. Pinapakita ko lang kung paano ako ka-excited, paano ako nagiging ganito sa negosyo. Kasi I believe na ang buhay ay isa lamang at ang buhay kailangan pong mong bigyan, no? Bigyan ng, kumbaga, maging masaya ba? Bago man lang tayo kuhanin ni Lord, no? Bago man tayo kuhanin ni Lord, dapat tayo lahat ay nakaranas man lang sa buhay na masagana. To God be the glory, guys. I believe in God's time. I believe sa lahat ay may mga tamang panahon. Ang sabi po sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. Time for harvest, time for laughing, time for death, time for business, and it's time to earn crowd one. Kaya this is the time for you guys to believe in God's time. Okay? So, Rani Malinaw at your service po. Okay? Thank you.